Mahigpit ang seguridad matapos ang isinagawang raid sa bahay ni Mayor Rolando Espinosa Sr. sa Barangay Binulho, Albuera, Leyte. Inilatag sa mga mesa ang nakuhang mga pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 88 milyong piso, isang dosenang camouflage uniform at mga gamit sa paggawa ng improvised explosive device. Malapit sa bahay ni Mayor Espinosa ang bahay na pag-aari ng kanyang anak na si Kerwin na hindi pa napapasok ng mga otoridad. Ayon sa PNP, hinihintay pa kasi nila ang search warrant. Hinala nila meron pang nakatagong mga illegal na droga at armas sa bahay ni Kerwin. Pagka magsabi na tayo ng mga makukuha natin kung bakit hindi natin pinapasok, may search warrant na dapat. Kahapon, sumuko ang mahigit sa 10 tauhan ni Kerwin na recover din ang mga matataas na kalibre ng armas na inilibing sa labas ng bahay at kwarto ng mga sumuko. Alam ko na saan yun ibibigay ang item kasi ako yung pinakaunang tauhan ni Kerwin. Kinumpirma rin ng mga tauhan ni Kerwin na dati kapag may pumasok sa kanilang barangay na kaduda-duda ay agad pinapapatay ng hitman ni Kerwin. Tulad na lang ng isang nagbebenta ng ice buko na napagkamalang asset ng PNP na ayon sa kanyang tauhan ay pinapatay ng isa sa mga hitman ni Kerwin at itinapon sa dagat. Yung pinatay nila sa yung dalawang sinunod ng baril, ako ang nagkarga dyan sa canter. Tinawagan ako ni Kerwin na 10 o'clock p.m. ng gabi. Puntahan mo sa Sapa, may ikakarga ka. Magdala ka ng baril. Plano ng PNP na ilagay sa Witness Protection Program ang mga tauhan ni Kerwin na nagsiwalat sa lahat ng mga illegal na gawain ng mag-ama. Hindi pa nakukunan ng pahayag si Mayor Espinosa. Nang lumabas kasi siya sa Camp Krami noong Sabado, bumiyahe siya papuntang Cebu at na-confine sa isang private hospital. Jeron Ponferrada, ABS-CBN News, Albuera, Leyte.